video is another concerned video po. Ang sabi niya is, ano po yung pinaka-sensitive part ng babae around of vagina po, ma'am? Ito yung tanong na magandang tanong pero karamihan alam na yung sagot. Ang tinggal ng babae ang pinaka-sensitive erogenous zone na part ng vagina ng babae. Ito lang ang nag-iisang parte doon sa aming katawan na walang ibang purpose kundi ang sexual pleasure. Lahat ng parte ng katawan ng babae, lahat yan may purpose. Ang breast is para pag nagbigay kami ng baby, pwede namin i-feed nung milk namin. Ang vagina ng babae, yung vaginal canal, doon lumalabas ang bata, doon din nangyayari yung mga sexual intercourse. Yung urethra naman, yung maliit na butas after nung tinggal ng babae, sa baba, yan naman yung labasan ng ihi. Yung butas naman ng puwet, labasan ng, alam nyo na. So lahat, karamihan ng parte ng katawan ng babae, lahat yan may kanya-kanyang purpose. Tinggal lang talaga ang ubod tanget nag-iisang salangang purpose. Yan ang ma-experience natin, naming mga babae, ang sexual pleasure. Next question, ano ba ang clitoris or tinggal? Ito yung pleasure center ng aming reproductive anatomy. For example, ito, no? Dito mo matatagpuan sa tasyan. Ito yung vulva. Ito yung pinaka-taas kung saan matatagpuan ang tinggal. Isang tiny knob or parang maliit na korteng manilang. Pero alam nyo po ba na ito ay isang part lamang ng tinggal ng babae. Dahil sa ilalim po niyan ay mas malaki. Parang iceberg po ito. Tip ng iceberg. Na binubuo of a complex network of erectile tissues and nerves. Matatagpuan sa loob at sa labas ng katawan namin. Yung nasa labas, yung maliit na nakikita ninyo. At yung nasa loob, yan yung mas malaki na parte ng tinggal ng babae. At kapag na-stimulate ito, of course, nakakaramdam kami ng sexually aroused. Pwede rin makatapos kaming mga babae dito. At minsan, kahit na wala kaming big O, napakasarap ng pakaramdam sa babae kapag ito ay nalalaro ng tama. Next question, ano ba yung purpose nito? Ano ba yung function niya? Tulad po ng nasabi ko kanina na ang tinggal ay meron lang isang purpose yan sa katawan namin. Yun ay yung may kakayanan na maka-experience ng sexual pleasure. Ang kabuuan or yung kabuuang vulva ng babae is part talaga yan ng erogenous zone. Ayang kaya nitong mag-produce ng intense na sexual pleasure and sexual response sa katawan ng babae. Pwedeng gamitin ito ng tongue, ng finger, ng toys, anything. Basta tama ang hagod mo sa kanya. Ito yung pinaka magbibigay ng intense sensation sa babae. Tanggalin natin tong singsing para mapakita natin ng gusto. Andirito po ano, ang glans clitoris. Yan yung tiny na button na pinaka-sensitive. At bago mo makita yan, may makikita kang clitoral hood na nakabalot sa kanya. Pero meron naman pong ibang tinggal na walang nakakover na clitoral hood. Yan po yung extra screen na nakakover doon sa clit or tinggal naming mga babae. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Take note, iba-iba din po ang itsura ng tinggal ng babae. Depende sa view. Kung nasa gilid ka at sinipat mo yung tinggal ng babae, minsan iba. Pag nasa harap ka, iba. Pag nasa left ka, iba din. At iba-iba din po talaga ang shape ng ibang tinggal ng babae. May maliit, meron namang medium, meron namang large. Merong nakalabas na tinggal, meron din namang hindi nakalabas. Around 8,000 po ang nerve endings ng clitoris ng babae. Imagine kung gano'ng ka-sensitive ito kapag nahahawakan dahil sa dami ng kanyang nerve endings. Kaya gano'n na lang kasarap sa mga babae kapag ito ay nahahawakan or nalalaro. Sobrang pleasurable sa mga kababaihan ito. Kabilang na din dyan ang erectile tissue. Kaya ganyan siya ka-highly sensitive.
from the word erectile. Yan po yung parang ari ng lalaki sa amin. Meron kasing erection din na nangyayari sa tinggil ng babae kapag highly stimulated ito. Naninigas din yan tulad ng sa lalaki. Dahil nga very sensitive ang tinggil ng babae, iwasan yung masyadong pagrarab dito. Or else, magkakaroon ng hapde kapag lalo na direct pressure yung ginagawa ninyo. Sobrang na-stimulate during pagtatali kapag ginagamitan nyo ng mga toys, tapos mali yung paggamit ninyo, nadidiinin nyo masyado, nagagasgas din po yan. Kaya humahapdi. Iwasan po yung ganyan. Dahil pwedeng magkaroon ng discomfort, pain, or infection yung babae. Iwasan din malagyan yan ng mga creams, yung mga lotion, or yung mga bathing products na merong mga harsh ingredients. Pwede rin magkaroon ng allergic yan dahil doon sa ginamit ano, na condom ng partner ninyo. Plus, gagamitan pa ng toy. So, kahit po masarap sa amin yan, pero kapag mali ang ginagawa doon sa aming tinggil, possible din po na hindi mag-enjoy ang babae. Girls, pag di na kayo komportable doon sa ginagawa sa inyo ng mga partner ninyo, sabihan nyo sila kasi baka hindi nila alam na may hapdi na pala or nasasaktan na kayo, pero umu-okay pa rin kayo. So, ipaalam nyo yan sa mga partner ninyo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan po ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!